Blessed morning po sa ating lahat. Okay, Bagyong Christine nananalasa po ngayon sa iba't ibang parte ng Pinas. And I declare in Jesus' mighty name, paalis na po ang bagyong yan. Okay? So ngayon po, meron po akong magandang ibabahagi po sa inyo. Dito po ay makikita po natin, no? Marami tayong makikita na nangyayari sa ating pang-araw-araw na buhay. Okay? Hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik. Ito po nangyari po ito sa Malta, sa buhay po ni Apostol Pablo. Alam naman po natin, sila po ay nakakaranas ng maraming mga shipwreck, mga kung ano-ano pa. Hanggang napunta sila sa isang island na kung tawagin ay Malta. At noon po ay maginawang panahon, tulad po ngayon, mawabagyo, parang ganyan, no? Napapanahon po siya. Okay, ngayon po ang nangyari po, si Paul po ay nag-gather siya ng mga stick, no? Para gamitin niya pampapoy. Magpapaapoy po siya para medyo uminit ang kanilang pakiramdam since maginaw po dun sa lugar. Hanggang nangyari po, siya po ay nakagat po ng isang viper. Pumulupot pa sa kanya, viper, parang ahas po siya, no? Pumulupot po sa kanyang kamay at kinagat po siya. Ito po ang nangyari, basahin po natin. Nung siya po ay gagather ng mga stick, nakagat po siya, okay? At nung nakagat po siya ng viper, alam niyo ang sabi ng mga tao sa kanya, ay tiyak mamamatay tao ang taong ito. Hindi man siya, or should I say, nakaligtas man siya sa dagat, tiyak hindi siya makakaligtas sa kagat ng viper na yan. Hindi ko maintindihan bakit nila hinusgahan si Pablo na mamamatay tao agad, na hindi nila kilala kung sino nga po siya, hindi ba? Okay, tignan po natin. Ano ang reaksyon ni Pablo nung siya po ay kinagat ng viper? Karamihan po ngayon, tiyak, magbahanap ng anti-rabies, magpapagamot, di po ba? I'm not saying na against ako, makinig po, hindi po ako against sa magpaturok ng anti-rabies. Ako kailan lang po ako nakagat ng aso at nagpa-anti-rabies ako. Okay? I'm not against that. But we are talking about here, anong tawag dito? The power of the Lord Jesus Christ. Okay, tignan po natin. Ano ang naging reaction ni Apostle Paul sa nangyari? Basahin po natin dito. Acts chapter 28 verses 5 to 6. Okay? Salin po ito ng ESB. Acts chapter 28 verses 5 to 6. He however, devotion ko po kasi ito, kaya sinare ko sa inyo. He, however, shook off the creature into the fire and suffered no harm. They were waiting, makinig po, tingnan yung reaction ng mga tao. They were waiting for him to swell. They were waiting for him to swell up or suddenly fall down dead. But when they had waited a long time and saw no misfortune come to him, they changed their minds and said that he was a god. Alam nyo, mga tao nung araw, mahilig magawa ng mga Diyos-Diyosan nila eh. So, nung nakita nila si Pablo na parang, hey, parang Superman yata ito ah. Parang feeling nila, Diyos na rin siya. Parang ganon. Mga tandaan nyo, itong mga tao po dito ay mga pagan world po yan, no? Mga nasa pagan world sila. Hindi pa nila alam kapangyarihan ng Panginoon. Pero gusto kong basahin natin dito. He, however, shook off the creature into the fire and suffered no harm. Alam mo, pag na-kay Lord tayo, we will suffer no harm. Pero naniniwala po ako, we will suffer no harm because of the power of Jesus. Siya po ang nagpro-protekta sa atin. Marami po ngayon ng pwedeng maging harm sa buhay ng isang Kristiyano, like mga chismis, di ba? Yung mga judgmental. O tingnan natin yung mga points to ponder po natin. O number one, point natin, many people are judgmental. They were in the time of Paul. They are in our times right now. Still judgmental people. Surrounded po tayo. Maski hindi nila alam yung mga pangyayari, ang daling humusga. Ang daling humusga. Point number two. Okay, point number two po tayo. Paul had the right attitude of just shaking it off. Tama po. Ngayon, if Paul had that right kind of attitude, we should have the same attitude also of shaking those dust off. Ibig sabihin, i-shake
natin yung mga hindi magaganda sa buhay natin, yung mga ilalagay ni Satanas sa isipan natin, i-shake nyo lang po yan. Lagi tayong positive thinking sapagkat alam natin si Jesus kasama natin. Do not give in to negativity, lagi tayong positive. Tandaan nyo, ang cross is a cross, diba? Positive po ang disenyo nun. So, lagi po tayong positive mag-isip. Bawal ang negative thinking, okay? Tama po si Paul. Shinake off lang niya. Hindi siya kinabahan, hindi siya natakot na baka mamatay siya. Shinake off lang niya. In the power of Jesus, I'm just shaking it off. Again, hindi po ako nagre-recommenda na huwag magpa-ineksyon, ha? Ito po ay, ang point lang po nito is para patunayan ang power ni Lord Jesus, okay? Number 3, people are expecting us to fall. Marami pong mga tao ang natutuwa sa kinababagsak ng kanilang kapwa. Halimbawa, mayaman ngayon yung tao, tingnan natin, maya-maya lang. Ilang taon lang babagsak yan. May mga ganun po mga tao, mga unbelievers po ganun mag-isip. Pero tayo mga believers po, hindi po tayo ganun mag-isip. Why? Because sabi po ng Bible, we have the mind of Christ. Kung nakita mo umaasenso ang kapwa mo, magpasalamat ka sa Panginoon dahil may Diyos na nagpapala sa kanila. At kung pinagpala sila, pagpapalain din tayo. Hindi na uso sa Kristiyano ang salitang mainggit. Amen? Dahil sa atin, we have Jesus, we have everything. Hindi ko po makalimutan ng isang sister na kasama namin dati sa Bible study, sabi niya, when we have Jesus, we have everything. So ano pa ang pwede mong ikapangamba sa buhay? Ano pa ang pwede mong ikainggit sa kapwa mo? We have Jesus, we have everything. Number 4, gusto ko to. No misfortune will happen to a believer. No misfortune will happen to a believer. Ano ang katibayan dyan? Ulitin natin yung talata. He, however, shook off the creature into the fire and suffered no harm. Baliwanag po. He suffered no harm. Kaya sa ating mga believers ngayon, we will suffer no harm at no misfortune will happen to us. Walang misfortune. Alam niyo po ba sabi ni King David, ako ay naging bata, ako ay tumanda, ngunit wala akong nakita na anak ng Diyos na namalimos ng tinapay. Ibig sabihin, walang anak ng Diyos ang naghihirap. Sapagkat ipro-protect ng Panginoon o ipro-provide ni Lord Jesus lahat ng pangailangan ng kanyang mga anak. Number 5, tingnan nyo yun. In the end, people will glorify Jesus in our lives. Why? Sapagkat hindi ba nung nakita nila si Pablo na, teka, matagal na siyang nakagat ng Bible pero hindi man siya na-folded, hindi naman siya wala masamang nangyari sa kanya. Kaya ang nangyari, but when they had waited a long time and tingnan nyo, so no misfortune come to him, they changed their minds and said that he was a god. Teka, matagal natin ini-expect na may mangyaring masama sa taong yan, ha? Sabi nila, pero walang nangyayari. Dahil mahilig silang maniwala sa mga Diyos-Diyosan, akala nila Diyos din si Pablo. Diba? Pero ang point lang po rito, ipinakita ng Diyos, ipinakita ni Lord Jesus na, hey, I am protecting this guy. Diba? At tayo po ay protected ni Lord Jesus. At hindi tayo pababayaan kahit kailan. Kaya ang ending yan, makikita ng mga unbelievers ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. And they will praise Jesus dahil sa ating mga buhay. Na tayo ay mga buhay na patutuo ng gospel of grace ni Lord Jesus Christ. Okay? So, tandaan po natin. Tandaan niyo yan, Acts chapter 28. Basahin niyo yung whole context. Mas maganda po siya. At maganda po, may mga Bible study tayong ganito dahil lumalago po talaga tayo. Okay? At meron tayong points to ponder. Tingnan natin uli yung points to ponder. Number 1, okay? Many people are judgmental. Totoo po yan hanggang sa panahon natin ngayon. Number 2, Paul had the right attitude of just shaking it up. Yeah, shake the dust off your mind, mga kapatid, mga kaibigan ko, mga kababayan ko in Lord Jesus. Dahil sa totoo lang po, minsan wala na tayong problema, pero tayo lang ang naglalagay ng problema sa isipan natin. Sabi ni Jesus, sinolve ko na yung problema mo, pero iniisip-isip mo pa rin. Solve na po yan. I-claim mo na. Solve na yan in Jesus' name. Number 3, people are expecting us to fall. Ibig sabihin, people are expecting bad na mangyari sa buhay natin. Especially yung mga naiinggit sa atin, yung mga kapitbahay natin na naiinggit sa atin, mga kamag-anak pa nga na naiinggit sa atin.
Pero because of Jesus, makikita nila kung paano kumilos si Jesus sa mga buhay natin. Number four, no misfortune will happen to a believer. Alam niyo itong sa lahat ng apat na punto, limang puntos, ito ang pinakagusto kong tandaan niyo. Walang masamang mangyayari sa mga anak ng Diyos. Ang huli, number five, people will glorify Jesus in our lives. Ibig sabihin, because of our lives, nakita nila ang paggalaw ni Jesus sa buhay natin, magpupuri sila kay Jesus. Okay? So, naway, nakapagbigay po ako ng hope, nakapag-impart ako ng hope sa mga taong nadadown, nabibigatan, sapagkat ang mga mensaheng ito ay mensahe ni Jesus. Hindi lang sa mga viewers at listeners ng Daily Good Vibes, kundi sa kung sino man manonood dito sa Daily Good Vibes at makikita po ito. Hindi po yan accident. Malamang gusto ni Jesus mapanood mo ang video ito. Okay, God bless.